Тили, тили, вом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Five years ago, nagtrabaho ko bilang isang massage therapist sa isang kilalang massage spa dito sa Quezon City. Hindi ko nilang sasabihin kung ano yung pangalan ng spa. First time kong mag-work sa ganung place at wala akong idea that time na may pagka-haunted pala yung lugar na iyon. Siguro, mga 4 or 5 araw na ako nagka-training nung nakwentuhan ako ng trainer ko ng mga kababalaghan na nangyayari doon sa spa. Pero syempre, since di naman ako paniwalain, hindi ko nilang masyadong inintindi. Not until, naranasan ko ito. May mga kwento kasi yung trainer ko na may pangyayari na may mga narinig silang ingay o kaya sit-sit habang nagmamasahe sila ng kliyente. O kaya naman, may mga clients na may hinahanap na therapist na hindi naman nag-work doon. Yung bang may ire-request sila na ganitong name ng therapist tapos sasabihin pa nila na yun daw yung lasa nag-massage sa kanila. Hindi ko naman masyadong inintindi nga yung mga kwentong yun. Siguro dahil medyo matagal na yung spa at alam naman natin na sobrang tahimik at relaxing yung ganong klaseng lugar. Kaya siguro gusto ng mga kaluluwa doon. Almost 2 weeks na ako sa spa at may mga bago kaming trainee. Isang gabi, masyadong busy ang lahat kasi maraming bookings. Nung turn ko na para magmasahe, yung receptionist ay sinabihan ako na sa couples room sa second floor yung gagamitin ng mga clients ko since mag-jowa yung clients. Kaya agad na akong umakyat para ayusin yung bed. Habang nag-aayos ako ng 2 bed, may narinig ako na sumipol. Yung sipol na pabaliktad. Yung parang humigop ng hangin. So, after ko marinig yung sipol, narinig ko na yung partner ko sa pagmamasahe na tinatawag ako. After ng oras namin, pababa na kami ng area kung saan kami nagpapahinga nung tinanong ko yung partner ko kung bago niya ba ako tawagin para mag-start na magmasahe ay kung sumipol siya. Pero ang sabi niya, hindi naman daw at hindi rin daw siya marunong ng ganong klaseng sipol. Yung gabi din na yun, may mga na-experience din yung trainee namin na mga kakaiba. After kasi namin magmasahe sa client, usually umakyat kami ng 3rd floor para iakyat yung mga ginamit naming towels, pati na rin yung mga teacups kasi yung kusina ay nandoon, pati na rin yung laundry basket. Yung door ng kusina, kaharap noon yung door na papasok sa hallway papunta sa mga rooms. Yung trainee ay palabas na ng kusina nung makita niya yung isang workmate naming lalaki na papasok ng hallway. Dadaanan niya lang yung trainee ko na walang kibo. Ang weird daw ng paglalakad ng katrabaho naming lalaki. Parang lumulutang. Yung trainee, sinundan niya lang ng tingin yung katrabaho naming lalaki at hindi na lamang niya ito pinansin pagkatapos. Bumaba na siya at laking gulat niya kasi nakita niya yung katrabaho naming lalaki na nasa 1st floor. Nakaupo sa harap ng reception area. Binati siya. Sobrang kinilibutan siya kasi imposibleng nauna yung nakababa since isa nga lang yung pwedeng daanan. Umakyat nga ito habang siya naman ay pababa. Lahat kami kinilabutan nung kinuwento niya ito. May time pa na pagkatapos ko magmasahe, same room doon sa 2nd floor. Yung partner ko yung nag-aayos na ng bed after the massage kaya nag-decide akong umupo muna sa may bed sa may facial room para magpahinga lang saglit. Nang walang ano-ano, yung machine para sa facial, biglang gumalaw. Napatunga nga lang ako at inisip ko na baka nagalaw lang. Pero habang tumatagal, palakas na palakas yung galaw at consistent siya. Tumakbo na ako pababa noon. Hindi ko na lang ito kinuwento sa iba para hindi na sila matakot pa. Hanggang sa may nangyari na naman. Yung sumunod na client ko, same room pa rin sa 2nd floor na katabi ng facial room. Late night na din noon.
Couple din yung client, so habang nagmamassage kami, may biglang umawi ng kurtina ng room kung nasaan kami. Nagulat ako at sinilip ko. Nakita ko na may tao sa katapat na couple's room. Naka-scrub shoot din siya, pero color pink at mahaba yung hair. Inasam ko na yung isang katrabaho ko yun, since siya lang naman yung naiiba yung uniform sa amin that day. After ng massage namin, nagtanong ako sa receptionist namin kung yung katrabaho ko ba na naka-pink ay umalis na, kasi pagsasabihan ko sana na huwag siyang biglang sisilip sa room, lalo na't may client. Pero ang sabi naman ng receptionist namin, maaga daw umuwi yung katrabaho ko na yun. So nagkatakutan na naman kami. Hindi ko alam, pero inisip ko na meron nga talagang doppelganger doon sa spa. Yung last experience ko doon, hindi ko talaga makakalimutan. Until now, nawala na ako doon, talagang hindi ito mawala-wala sa aking isipan. Past 1 a.m. na noon, at kapag mga ganong oras, paisa-isa na lang yung mga clients, kaya kami mga therapist, kanya-kanya ng pwesto sa mga bakanting bed. Nag-deserve akong umiblit ng 3 a.m. na pa-out na namin. First time pumwesto dun sa room na iyon. Nakahiga na ako at nakatulog nang bigla kong nanaginip. Sa panaginip ko, ang posisyon ko sa pagkakahiga ay naka-side view. May batang nakaupo sa bandang balakang ko at nakikita ko na sinasabihan ko yung bata na umalis siya kasi para akong kinakapos ng hininga. Habang tinataboy ko siya ng kamay ko, tawa na ng tawa yung bata na para bang nakikipaglaro sa akin. Yung tawa niya, parang tuwang-tuwa na nahihirapan akong huminga kaya nagdasal ako. Nung nagising ako, biglang tayo talaga ako at lumabas ako ng room. Nagulat nga yung mga katrabaho ko sa akin kasi ang gulo-gulo ng buhok ko. Kinuwento ko sa receptionist namin yung aking napaginipan at habang kinukwento ko, kinikilabutan siya. Mula noon, hindi na ako natutulog ng madaling araw. Well, feeling ko naman yung mga spirits na yun din yung reason kung bakit ang lakas ng spa hanggang sa ngayon. Kumbaga, para silang mga lucky charm. Nakasanayan na lang din ang mga matatagal na therapist at hindi na lang nila ito pinapansin. As long as di naman daw sila sinasaktan. Di lang talaga siguro may iwasan na mapagkatuwa nila ang mga buhay. Lalo na yung mga pagkakataon na nagkapitan silang therapist at sila mismo'y nagmamasahe sa ibang mga kliyente. Itago na lamang ninyo ko sa pangalang Allison. Ang aking ikukwento ay naganap noong 2011. May kapatid ako na itago na lang natin sa pangalang Xenia at nagbabalak siyang magpakasal sa kanyang nobyo na si Kuya Tom noong mga panahon na iyon. 10 years na kasi silang magdobyo at sa wakas, magpapakasal na sila. Pinapressure na rin kasi sila ng mga pamilya namin dahil puro sila dahilan na mag-iipon daw muna, gagawin muna ang mga gustong gawin bago magkapamilya at iba pang mga nonsense. Natatakot kasi kami na baka sa kalaunan, hindi rin naman sila yung magkakatuluyan at hindi naman bata na itong ate ko. Baka kasi mapaglipasan na siya at iwanan lang. Kaya naman tuwang-tuwa talaga kami noong nagsabi sila na ikakasal na nga sila. Bote rin naman yung pamilya namin kay Kuya Tom kasi bukod sa mabait, may kaya yung pamilya nito. Anyway, ang balak nila na magpakasal ay sa buwan ng September. Nung papalapit na yung araw ng kasal, nakahanda na talaga ang lahat except yung gown ni ate. Paano naman kasi itong si Ate Xenia? Napaka-arte at mapili. Ang daming inayawan na gown at napaka-indecisive. Kaya yun, nung sawa kasi nakapili na ng design, kulang na halos sa oras para tayhiin. Nung medyo malapit na yung kasal at wala pa rin balita sa gown, tinawagan niya yung nagtatahi, pero hindi niya na ito makontak. Kaya natataranta na pinuntahan niya yung shop, pero nagulantang siya kasi nagsara pala ito dahil namatay daw yung may-ari. So, walang nagawa si Ate Xenia kundi maghanap ng gown na kahit ano na lang.
Alangan naman abalahin niya pa yung pumanaw. Wala na, patay na ito. At nakakahiya naman na hahabulin niya pa yung paunang bayad niya. Isang linggo na lang bago yung kasal, kaya super stress siya. Nung malaman ito ng isang friend ni ate, nagsabi ito na meron itong kakilala na may wedding gown na sa palagay niya, pwedeng hiraman. Since desperado na talaga si ate, pumayag na lang siya. Kaya kayong mga brides dyan, huwag na huwag na kasi kayong mag-inerte. Kung anong gown na lang yung meron, yun na yun. Kasal yung pupuntahan ninyo, hindi fashion show. At yun na nga, pinuntahan nila yung may-ari ng gown at di naman sila nahirapan na mapapayag ito na ipahiram nga yung gown. Noong nakita ko yung gown, okay naman at maganda. Classic na style, pero hindi baduy. Kumbaga elegante pa rin tingnan. Pero ewan ko, may nadama akong kakaiba sa gown na iyon na hindi ko ma-pinpoint. Swerte kasi yung gown, kasya kay ate na hindi na kailangan ipa-alter. Hanggang dumating na nga yung araw ng kasal, nakahanda na yung catering at ready na rin yung simbahan. Siyempre, hindi ako magpapahuli. Sino ba naman yung pinakamagandang flower girl kung hindi ako? Nakakaiyak yung part na lumalakad si ate papuntang altar habang tumutugtog yung music. Bagay kay ate yung gown. Akalain mo na talaga siya yung nagpatahi noon. Pero sa kalagitnaan na kanyang paglalakad sa altar, biglang natumba si ate at nahimatay. Siyempre nasyak at nagkagulo kaming lahat kasi talagang unconscious si ate, hindi magising-gising. Hindi natuloy yung kasal at nirush namin si ate sa ospital. Ang sabi ng doktor, wala naman daw si ating sakit, malusog naman daw ito. Siguro sa stress lang o sa sobrang excitement, kailangan lang daw nitong magpahinga. Kaya yun, na-admit siya ng ilang araw. Sa kasamang palad, sa ikalamang araw ng pamamalagi ni ate Sinya doon, hindi kami makapaniwala. Kang hindi na nagising si ate, patay na si ate Sinya. Sobrang lungkot ko talaga at parang gumuha ang buo kong pagkatao matapos ng mangyari. Ang hindi ko lang matanggap-tanggap, bakit yung findings ng doktor? Okay naman yung ate ko at kailangan lang magpahinga. Kinutuban talaga ako na may kinalaman yung wedding gown. Sinabi ko sa mama namin yung aking agam-agam dahil gulong-gulo din yung isipan ng mama ko. Naisipan niya na hanapin yung nagpahiram ng gown sa ate ko. Umamin yung may-ari na yung gown pala ay hindi sa kanya mismo. Isa palang kamag-anak niya lang yung may-ari nito at ayaw din sa kanya. Namatay din daw yung babaeng huling nagsuot ng gown na yun sa mismong araw ng kasal nito. Hindi rin nila malaman yung dahilan ng kamatayan ng babae. Napagtanto ko na baka meron sumpa yung wedding gown pero wala rin naman kasing ideya yung nagpahiram. Since di naman niya isusinuot kahit kailan at kinuha niya lang din ito kasi nangihinayang nga siya dahil maganda naman ito. Nung nalaman niya ng sinapit ni ate, ayaw niya na itong kunin. Itapon na lang daw namin kung gusto namin. Kaya nalulumo kami umuwi sa aming bahay. Tinanggap na lang namin sa aming mga sarili na wala na talaga si ate. Tanging dasal na lang sa Diyos ang ginawa namin na sana masaya na yung ate ko sa langit. Sa kasalukuyan, nasa amin pa rin yung gown na iyon. Tinatago na lang namin sa cabinet. Pero hindi ko na ito binabalak pang ilabas pa o kaya ipasuot namin kahit kanino. Ilalakip ko yung mismo larawan ni ate, pero tatakpan ko yung kanyang muka. Kuha ito ilang minuto bago siya nahimatay. Sobrang sakit tuwing nakikita namin ang larawan na ito. Good evening or good morning sa lahat. Depende kung kailan mo ito binabasa. Just call me Sweetie. At nais kong share yung ilan sa mga kababalagan na aking naranasan mula pagkabata hanggang ngayon dalaginding na ako. Isa akong trans woman. Uumpisahan ko na lang yung aking karanasan noong March 2012.
walang pagsidlan yung saya ng lahat ng mga 4th-year high school students ng mga panahon na iyon. Dahil sa wakas, maglalakad na kami sa entablado para tanggapin yung aming mga diploma na matagal din naming hinintay. Siyempre, may halong lungkot din dahil hindi na namin makakasama yung isa't isa. Yung iba sa Maynila mag-aaral. Yung iba naman, kinukuha na ng mga kapatid nila para magtrabaho. Ako naman yung magpapatuloy sa pag-aaral sa kolehiyo para makatampo ang aking pangarap. Nax, may pangarap? Tawanan, harutan, chismisan. Hanggang din na namin namalayan na gabi na pala. Nagkayayaan na ng uwian yung iba. Konti na lang kami na natira hanggang dalawa na lang kami ng BFF ko na naiwan. Inaaya pa nga sana kami ng ilang mga boys na gumala pero dalagang Pilipina, Emmy, kaya hindi kami pumayag. Hindi naman sa pagmamayabang, habulin kami ng mga boys. Literal. Kasi although nagay nga ako, madalas ako mapagkamala na babae kapag nakawig at nakaayos. Sabi nga nila, sayang at di ako naging tunay na lalaki, eh ang gwapo ko daw. Sorry na lang sila, mas pinili kong maging maganda. Partida, wala pa talaga akong tinutulok na hormones niyan at wala pa akong retoke. Ang kasama ko na naiwan ay ang best friend ko. Hindi makakailang laking mayamang siya. Inchik kasi. Close ko yun. Sobra. Sa lahat ng mga classmates ko, siya yung palagi kong kasama sa lahat ng bagay. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Roan. Naiyaga ko ni Roan na sa bahay nila ulit mag-sleepover. Agad-agad kong tinext yung mga parents ko para makapagpaalam na hindi ako makakauwi dahil may okasyong kila Roan. Agad naman nag-reply at pumayag naman sila since magkakakilala naman yung mga parents ni Roan pati yung parents ko. Tinawagan na kaagad ni Roan yung parents niya para ipagpaalam na kasama niya nga ako at doon ako matutulog sa kanila. Alam naman nila na gay ako. Halata naman ever since. Kaya kampante sila na kahit paghubad si Roan sa aking harapan, hindi kami talo. So game. Ever since naging close kami ni Roan, never kong narinig nagkikwento siya tungkol sa kanyang pamilya. Yes, kilala ko sila, pero hindi ganun kalubos na kakilala. Tulad ng inaasahan ko, wala sa bahay yung parents niya dahil busy ito sa kanilang business. Mabuti nga yun eh, para makakain ako ng marami. At hindi ako kailangan mahiya. Kasama sa bahay nila Roan, sila Ate Ellie at Manang Gina, kanilang mga kasambahay. Nandun din si Mang Efren na driver nila at ang bunsong kapatid ni Roan na si Jasper. Pagpasok mo pa lang sa bahay, parang may hiya ka talagang tumapak sa sahig dahil sa sobrang linis at organized ng lahat ng gamit. Lahat ng gamit nila na makikita mo sa loob ng bahay, halatang mamahalin. Apat na palapag at moderno talaga yung bahay nila. May 2 kwarto sa baba at 5 kwarto sa pangalawa at pangatlong palapag. Hindi pa ako nakakapunta doon sa 4 na palapag dahil mahigpit na pinagbabawal na pumunta doon. Unless na lang kung bahagi ka ng pamilya nila. Pero that time, hindi ko na inisip yun. Kasi syempre para may privacy sila. Kaya hindi ko na talaga ini-expect yung mangyayari sa akin nung gabing iyon. 2 AM ng madaling araw, sa wakas ay dinalam na din ako ng antok. Kaming dalawa na lang ni Roan ang gising noon. Sa may second floor kami at pinunood namin that time yung movie na The Hunger Games hanggang inantok na kaming dalawa. Bumaba na kami ng first floor para doon ako matulog kasi choosy ako sa tutulugan. Ayoko na may kasama sa kama. Pagkahatid sa akin, umakyat na rin si Roan. Tahimik na yung paligid at ako'y humiga na. Mga bandang 2:47 AM ng umaga, nalimpungatan ako bigla kasi napadami yung inom ko ng iced tea. Parang sasabog yung aking pantog. Napakadilim ng paligid. Wala akong makita. Mas lalo ako nagising na tumama yung hinilalaki ko sa paa sa may mesa. Ang sakit! Dahil sa sobrang sakit,
nawala bigla yung aking antok. Lumabas ako ng kwarto at bigla akong naisipan na gusto ko munang kumain. Lumabas ako ng bahay at pumunta sa kitchen. Habang naghahanap ako ng makakain, may narinig ako mga yapak na papadapit sa akin. Paglingon ko, meron nga. May isang matandang lalaki. Matangkad dito at maputi. Chinito siya, tulad nila Roan. Medyo malusog naman yung pangangatawan niya at may daladala siyang puting unan na siguro ay tulad ko ay nakalimpungatan din yata. Hindi ko siya kilala, pero inasum ko na kamag-anak ito ni Roan. Baka kanyang lolo. Weird lang na hindi ito pinakilala sa akin ni Roan, pero anyway, hindi ko na ito masyadong inisip that time. Pagdating niya sa akin kinaroroonan, agad ko siyang binati ng good morning at binati din naman niya ako pabalik. Habang nagkukwentuhan kami, nagtitimpla naman siya ng kape. Nakaupo ako sa dulo ng mahabang upuan habang kumakain ng grapes. Pasensya na at hindi ko na masyadong matandaan yung ibang mga detalye ng mga aming napagkwentuhan. Tumagal din ng ilang minuto yung kwentuhan namin hanggang dinalaw na rin ako sa wakas ng antok. Sabi ko kay Lolo, dito na lang po ako matutulog kasi tinatamad na ako umakyat. Total naman malapit na rin po mag-umaga para diretso na yung sa almusal. Ang kapal ko no, puro imported kasi at masasarap yung pagkain nila Roan kaya sinusulit ko talaga kapag nagpupunta ako doon. Sumangayoy naman si Lolo at tumango na lang. Bigla niyang napansin na wala pala akong dalang unan at sakto naman na meron siyang dala, kaya binigay na lang niya ito sa akin. Napansin ko na ang gaanga naman ang kamay niya at sobrang lamig nung unan. Inisip ko na lang na baka sobrang lakas ng aircon ni Lolo. Saka, malamig naman talaga ng panahon that time. Lumipas yung mga bilang minuto hanggang sa hindi ko na namalayan na nakatulog na nga pala ako. Hoy, bakit dito ka natulog bata ka? Hindi ko pa kayang imulat yung mga mata ko gawa ng ilaw sa kusina. Pagkamulat ko, si Manang Gina yung una kong nakita habang nagluluto naman ng almusal si Ate Ellie. Pabungas-bungas ako nung napansin ko yung kakaibang reaksyon sa mga mukha nila nung nakita nila yung unang nagamit ko. Siyempre, hindi ko alam kung bakit dahil wala pa ako sa ulir at kumbaga. Agad nila akong tinanong kung saan ko nakuha yung unan. Nung sasabihin ko na, bigla naman naudlot nung bigla akong tinawag ni Roan. Dali-dali naman akong lumapit sa kanya. Habang may pidabado kami pinag-uusapan ni Roan, narinig namin na tinatawag na kami nila Ate Ellie. Luto na daw yung almusal. Agad naman kami bumaba ni Roan at bumungid kaagad sa amin yung masasayang mukha ng kanyang mga parents. Kadarating na pala ng mga ito, dumiretso na pala ito sa kusina para magalmusal. Noon ko lang sila nakita ulit. Makikita mo talaga sa mga mukha nila yung saya ng aura. Malakas na tawanan at puno na kwentuhan yung aming kasalo sa pagkainan. Nabigla kong tinanong kung nasaan na si Lolo. Bakit di pa ito kumakain kasabay namin? Bigla naman napatahimik yung paligid. Makikita mo sa kanilang mga mukha ang labis na pagkagulat. Naramdaman ko na lang yung pagdadyak ni Roan sa akin. Kasi siguro baka akala nila umakit ako ng fourth floor. Nung tinanong ko ng parents ni Roan kung sino Lolo yung tinutukoy ko, sinabi ko na siya yung matandang lalaki na nakita ko kagabi. Tinanong nila ako kung ano yung description ng matanda at sumagot ako na ito yung maputi, medyo matangkad, at meron siyang katawan. Pero kahit na meron na siyang edad, masasabi kong gwapo itong Chinoy. Nabanggit ko na binigyan niya pa nga ako ng unan nung nakahiga na ako sa kusina. Dinagdag ko pa na ang gaanga ng pakiramdam ko sa kanya na para bang matagal na kami magkakilala. Tumawa naman yung mama ni Roan. Sabi niya, ang galing ko daw gumawa ng kwento. Pwede daw akong maging isang writer sa mga pelikula. Sabi ko naman, totoo yung aking mga sinasabi. Ano ba naman yung makukuha ko kung mag-iimbento ko ng kwento?
Tumakbo ako palabas ng dining room, papunta dun sa kusina para kunin yung una na binigay sa akin. Pagdating ko sa kusina, nandun yung unan sa may lapag. Pagkuha ko dun sa unan, dun ko lang napansin na may nakaburda pala doon na "We love you, Lolo Milencio." Agad ko naman dinala yung unan sa loob ng dining room at habang papalapit pa lang ako, nakita ko na yung mga naglalakihan nilang mga mata. Bigla naman umiyak yung daddy ni Roan. Ako naman walang kamalay-malay sa mga nangyayari hanggang sinimulan niya ng magkwento. March 10, year 2000. Nilooban at tinakawan yung bahay nila. Si Lolo Milencio lang yung tao ng mga oras na yun at nagkamu si Lolo ng 28 na stab wounds at isang putok ng baril sa sintido. Hindi nila matanggap yung karumal-dumal na krimen. Hanggang kalaunan, nahuli din yung mga kriminal. Ang mga pumatay kay Lolo ay kakilala ng pamilya nila. Sila yung mga tauhan sa isang negosyo na pinapatakbo nila. Habang nakikinig ako, napahagulgol na lang ako sa takot habang haba ko yung unan na bigla ko na lang nabitawan. Hindi ko lubos maisip na may nag-abot sa akin ng unan na matagal na palang patay. Nakatago lang daw ito sa isang closet sa fourth floor kung saan nakalagay yung mga gamit ni Lolo. Nakakapanindig balahibo kasi nag-usap pa talaga kami ni Lolo na 10 years na palang patay. Hanggang nagkiri kami ng kandila at nag-alay ng dasal kasi 10th death anniversary niya pala ni Lolo Milencio kaya siguro yung nagparamdam ito sa kaakin. Habang nag-alay ako ng dasal, hindi ko mawari na may malamig na hangin na nakayakap sa akin that time. Sana nawa po, subalangit ang inyong kaluluwa, Lolo. P.S. Dun sa kusina at sa mismo upuan kung saan ako nakatulog, dun mismo walang awang pinagsaksak si Lolo Milencio at dun natagpuan ang walang buhay niyang katawan. Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganon, ipadala mo na yan sa doubtsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.